So good morning guys, bigo tayo ngayon ng isang 6-story residential building gamit ang ETABS 2016. So first, anong kailangan natin i-prepare? Una kailangan natin i-prepare itong sa itong picture ng ano, ng model natin na building na model natin. Ito. And then ang isa natin kailangan i-prepare ang MSCP na PDF para may basihan tayo mamaya. Baka may kailangan kasi tayong pagbabasihan dito natin kunin. And then, may i-prepare na rin ako ng mga loadings from MSCP code pa rin ito. Nandito siya lahat. Nandito lahat ng ating mga load combination, dead load, live load, seismic. So, nandito ang lahat ng parameters na kailangan natin mamaya. So, ilagay ko na siya sa Excel para mas madali natin matingnan mamaya. Okay. Ngayon, open natin ang ETABS. Then, pag na-open na natin, click new model. New model, quick templates. Then, tingnan natin dito. First, una, metric SI, kailangan natin yan. Then, dito sa still database, sa still design code, na natin yan kailangan kasi ang i-design natin is concrete. Concrete design code gamit ang ECI 318. Okay? So, after that, new model quick template. So, dito, number of grid lines in X direction, dito tayo magbibase sa ating, dito. Number of grid lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, along the Y, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. 10 along the X. And then, along the Y, 5. Okay? So, spacing along the X direction, 4.5. 4.5 and then spacing along the Y, 4. Tingnan natin ha. Check natin kung tama. 4.5 and 4. Okay. Tama. Okay, then simple story lang naman gagawin natin. Number of stories, 6 story. Ang typical story height, 4. Base story height, bottom story height, 4 din. Okay. So, yun. Antay lang natin sandali. Nalabas na ang window. Dalawang window ang maglalabas. Ito dito na side. Ito, kita nyo. Plan view. Plan view. Then, dito sa kabila is ang ating tawag dyan. Ang 3D view. Okay. So, first, tingnan muna natin ang materials natin. Kung sakto ba? Dito, una sa concrete, modify show material, tingnan natin kung ilang, 27.58 megapascal. Okay na yan. Okay na yan na concrete. Then, ang dito, sa steel, modify show material, ano ba? Ang steel na ginagamit natin, grade 16 na steel. Modify, ilang strength niya, 413 megapascal. So, ito ang mostly ginagamit. Ngayon din natin pakialaman yan. Then, ngayon, define tayo ng section properties. Una, frame section. Tapos, add new property tayo. Una, gagawin natin sa beam. RC underscore beam. Okay. 4,000 PSI. Okay na ito. 4,000 PSI na, ito concrete natin. Then, depth. Ilan ang depth? Siguro kung ako 450 and then ang height niya gagawin kong 300. Okay din para sa ganyan kasimpleng building. Then modify show rebar muna. Modify show rebar muna tayo. Dito moment lang ito kasi beam lang naman. Yan dito 40 mm. 40 mm. Yan lang naman ang naka-state sa MSCP. Ah, pwede. Gawin natin 50. 40 ang minimum. 50 ang nasa... Pwede 50. So, ikaw naman bahala kung ilan. 40 or 50. O, 50 ang gagamitin natin. Pwede nga 60.
450 lang para hindi masyadong malayo sa soffit ng beam niya. Okay? Then, I think okay na ito. Tapos, add new property na naman tayo para sa column. Okay, para sa column. Sa column, gagawin natin tatlong properties. Ah, hindi. Isa na lang. Isa na lang ito. Gagawin na lang natin mas malaki para hindi na ma-ano. Mas maganda sana pag ano. Mas maganda sana pag iba't ibang dimension kada story. Ah, sige. Gawin natin. RC column 1 and 2. RC column 1 to 2. RC underscore column A. Ah, hindi. Column 1 to 2. Para sa column, para sa story 1 at story 2. Dito, mas malaki. Gagawin ko dito is 500 by 500. Okay, 500 by 500. RC column para sa first floor and second floor. Modify show rebar. Okay, ties. Longitudinal bar area. Bar size and area. 20 ba? Okay na ba ito? 218. Ah, dito 20. 18. And then, corner bar size area. 20. Okay na. Confinement size. 12. Okay. I think okay na ito ang column natin. Then, gawa naman tayo yung pangalawang column para sa second floor at third floor. Kasi, mas maganda kasi pag mag-design tayo na ano, mas maganda pag mag-design tayo na mas maliit ang column sa taas. Yung mga haligi sa taas kailangan mas maliit. Din sa baba, mas malaki dapat kasi malaki ang load na kinikerry niya. No? So, ang actual force na kinikerry ng nasa taas is lahat ng nasa taas kinikerry niya. Yung nasa taas, medyo maliit lang. So, ang gagawin ko dito, 450 ito. Pwede ito 400, kasi 450. 450 mm by 450. Ang pangalawa para sa second story at sa third story. 450 by 450. Then modify show rebar. PM2M3 ito. Okay. Ties. Reinforcement 20. Okay. Ito lang. Palitan natin ito ng 12 para mas malaki naman. Then ito 18 lang. Okay. So, tapos na ba? 2 and 3. Actually, column 2 and 3. Okay. Then, lastly, modify muna natin ito, ha. Modify show property muna natin. Okay, tingnan natin, check natin kung tama ba. Design for column. Okay. Okay na ito. Dito sa RCB, modify. Tingnan natin kung tama. Okay, sorry ba? Okay, tama. Okay, top end 50. Okay, na yan. Then, lastly, para sa 1, 2, tama lang ito, dapat 3 and 4 ito. Palitan natin ang pangalan. Modify show property. For column 3 and column 4. 3 to 4. Okay. Then lastly, gigo tayo ng bagong property para sa column 5 and column 6. Yung nasa taas na talaga. RC underscore column 5 to 6. Okay. Ang gawin natin dito, 400 na lang ito. Mas maliit. Pwede nga 350. Okay. 400. 400. Okay. Okay na yan. Then, after that,
Okay, so ngayon, gagawa na tayo ng building natin. So, una, quick draw columns. Dito. Una, tapos, by story ang gagawin natin ha, one story. First, dito sa every story ang gagawa natin ng column kasi iba-iba kasi ang column natin. So, view, set plan view, dito sa story 1 muna. Okay, base. Story 1. Okay, story 1. Apply. Okay, so, quick draw column. Para sa story 1. One story lang yan, ha? Ibig sabihin, hindi masali lahat. Okay. So, ang gagamitin natin dito, RC column 1 and 2. So, dito, select natin ito. Then, dito. Dito, hindi yan kasali, ha? Kasi wala yung ano. Shear wall yan dyan. Hindi natin yan isali. Okay, dito. Okay, nakita nyo? May lumabas na doon. Doon. Okay. So, yan. First story. Then, next na naman tayo. So, para sa second story. Set view. Set plan view. Second story. Same pa rin. Na column ang gagamitin natin. Para sa column man ito. Dito. Yan man ito mahirap eh. Basta ano lang. Mas maganda kasi pag mag-design tayo, mas economical at saka mas safety rin. Ito lang purpose nito. Mas safety at mas economical. Safety kasi gagaan ang load niya sa baba, sa taas. And then economical siya kasi liliit yung mga loading niya. Mga load na makikerry niya. So, RC column man ito. Okay na. Para sa second story. The next. Set plan view. Then, story 3. Okay, apply. Okay, then, RC column 2 and 3. Ito. 3 and 4. Okay? Para sa story 3 and story 4. Oops, mali. Balik. Dito lang pala yan. Yan. Kasi dito ha, shear wall yan. Dyan. Dyan natin siya yan, ano, pakialaman. Kasi shear wall yan. Lagyan natin yan ng shear wall mamaya. Kita nyo naman yan. Okay na? Story 3. Okay, na-define na natin ang sa story 3. Okay. Next, story 4. View, set plan view. Para sa story 4. Apply. Okay. Story 4. Okay. Story 4. So, RC column 3 and 4 pa rin ha. Dito. Dito. Dito and dito. Okay. Then next. Set plan view pa rin. Set plan view dito sa para sa story 5. Apply. Okay. Story 5, RC column 5 and 6. Okay. Dito. 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 Okay na yan. 5 and 6. Then, lastly, sa story 6. Story 6. RC column 5 and 6 pa rin. Ang gagamitin natin. Oops. Control Z. Dito. 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 Okay. Natapos na ang design ng column natin. Then next, sa beam. Quick draw beams. Okay. All story na ito sa beams. Then, ang gagamitin natin dito na ano, dito is ang RC beam. Yung gi-define natin kanina. So, ito. Click natin. Kita nyo? Doon na lagyan lahat. Then, dito lang ang lagyan natin. Dito na part. Ito, ito. 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 Then, lahat yan. Okay. Then, okay. Hanggang dito. Okay. Then, dito, dito.
Okay, so yan, nalagyan na ng beam lahat. I think we're ready to go na sa ating design. Okay, so ngayon tingnan lang muna natin ang gamit ng extruded butagel para makita natin ang itsura talaga ng building. Ah, hindi dapat. Wait, wait muna. Dito, dito tayo. Bila, gamit ng extruded butagel. Tingnan natin ah. Yun, yun ang building natin. Ikutin natin para mas maklaro. Kita natin kung may error ba wala. Baka may mali na pag-assign ng ano, mga column. Natin na kung mayroon. Oops, ikutin natin. Kita nyo? Okay. Wala. Okay, okay ang building natin. Okay. Okay, so ngayon, next natin idadagdag is yung kanyang shear wall. Shear wall ang idadagdag natin. Define? Define o draw. Draw pala ito. Draw. Draw stacks. Draw wall stacks. O shear wall. So, ang shear wall natin magbe-base dito. Sa ginawa ni sir. Ano ang page ito? Yan. Then, mag-base ang shear wall natin. Ito. Ang height niya, 3.7. 3.7 at saka, ilan ba ito? 1.95. Gusto ko, ang shear wall natin, open siya ang door niya. So, ito, opening height is 4 meters. Ganito. Okay. So, draw natin. Ang galing talaga ng, ano, GitHub, automatically niya ma-detect yung ano. Okay. So, I think, ready to go na. Lagay na natin agad ng slab. Lagyan natin ng slab ng ating ano, mga loads. Okay. CSC mo muna. Then draw define muna tayo ng slab properties. Properties ng slab. Define muna natin bago tayo magpatuloy. Kasi kailangan 'yan. Malaman natin diyan kung ilang slab ang gagamitin natin. Okay? So, define. Define. Ano ba? Define section properties. So, slab section. Okay. Tingnan natin itong slab 1 ha. Modify property lang natin. Hindi natin ito palitan. 100mm. Okay na ba ito? 100mm na slab. Parang sobrang baga. 150 lang. 150 din. For the surface side. Ito. Okay. Okay. So, draw tayo ng mga wall. Ng mga slab. Draw wall of my plant. Draw leaves. Draw, quick draw, walls, quick draw, draw walls, quick draw walls, dito, quick draw floor wall. Okay, slab 1, kita nyo, dito, slab 1, yan ang slab na gagamitin natin, yan ang gi, hindi, deck 1, slab 1 dapat, slab 1, ito, yan, click, 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 click. Okay, so yan. Alagyan natin ng mga slab lahat. Okay. So, yan. Yan na. May slab na ang ating building. Ang titingnan natin. Tingnan natin dito. So, next natin gagawin, since may slab na tayo,
Lalagyan na natin ng mga, define tayo ng mga loads na kailangan dyan sa ating building. Okay, so first, define load patterns. Load patterns muna. Dito, una, lagyan natin siya ng super dead load. Yung mga load na nakapatong tulad ng masonry wall. Super dead. Super dead load. Okay. Add new load. Then next, ang i-define natin is ang seismic. Seismic. Ang EQ, earthquake. Earthquake. Static. Static force ng earthquake design natin. Okay, EQ static. Then seismic. Then ito, ang load natin, dapat makabase ito sa UBC 97 na load. UBC 97. Then add new load. And modify lateral load. So dito, may mga parameters dito na kailangan natin. Okay? So, dito, y direction plus eccentricity. Then, eccentricity ratio ng diaphragm mostly, 0.05 lang yan. Then, ang gagamitin natin dito sa user defined. Pwede man method A, 0.030 ang ilagay natin kasi naka-fit yan. Pero ang nasa structural, nisipin natin na ano, naka, nandito, tingnan natin ha, dito sa seismic, then NSCP, ano yun, hapin ko muna, ito, so, okay, nasa baba ang city value niya. Okay, structural period. Ito. Kung method A gagamitin natin, ito, T is equals to para makuha ang structural period. Sa method A, ito, for steel, ang city natin gagamitin, method A, automatic na yan siyang i-calculate. Dito, method A. Ang ilalagay na lang natin yung value ng city. 0.030 ito, pero dito nakalagay is in ano kasi ito, it's in meters 0.0853, pero sa kuan 0.030 yan, pero dito tayo ang magka-calculate ng structure period, no, tayo magka-calculate dito. So dito may ano na ako, may nalagay na ako dito, naka-base din yan 0.0731 for reinforced concrete moment 0.0731, ito, itong part na ito. Then ang height ng building natin 24 to the power of 3 to the power of to the power of 3/4. So yan ang ilalagay natin sa kuan, sa itabs 0.7926. Yan ang gagamitin natin dito, user defined 0.7926. Okay, soil profile, story 6, top story, story 6, and then bottom story, ito yung bottom story sa base. Then dito, overstrength factor, ilan ba yan? Ilan ba tayo nagbabase dyan? Dito tayo nagbabase dyan sa ating road pa rin ng NCP, dito sa may, dito sa section o table. Table 208-11 sa earthquake force resisting structure. So R, ilan ba ito? Ano ba ang klaseng building? Special reinforced concrete moment frames. So 8.5. Ito, 8.5. Yan. Yan, 8.5 yan. Okay. 8.5. Then, sa dito, soil profile type. Anong profile type ba natin? Ang soil natin. Hindi na natin. So, pagpalagay natin na 90 kilopascal ang soil natin. So, anong, saan siya ma-fall? Dito siya sa 50 to 100 na, ano, shear strength ng soil natin. 50 to 100 kilopascal.
So, soil steep profile type is SD. Soil profile type natin is SD. So, yan. Then, seismic zone factor. So, dito rin. Dito rin yan sa NSCP. Ito. Seismic zone factor. Zone 2, zone 4. So, dito tayo. Dito tayo na part natin. So, zone 4. Seismic zone factor. Zone 4. Since zone 4, nalalagay natin doon is nandito. Sa ito. Zone 4.40. Okay, yan ilagay natin. 0.40. Okay na. Then, per code, seismic source type. So, type B. Kasi, ang source type natin is nasa NSCP din yan. 6.5 to 7 na magnitude. Earthquake. Then, ilan ba? Ano ba kalayo? Galing dun sa ano? Kung may apps tayo na fault finder app, malalaman natin. Ano. So, pagpalagay natin dito, 42 kilometers sa kabakan yan. Ano, importance factor, ilan ba itong importance factor natin since residential building lang ito? Okay, importance factor, hanapin natin. Okay, ito. Nandito, importance factor, seismic importance factor para sa standard occupancy structure, 1.0. Okay, 1.0. Nilalagay natin. So, itong para sa special occupancy, yung sa mga ano kasi yan, yung iba sa mga building na evacuation area, ganyan. Kita nyo yung sa mga, kita nyo yung mga evacuation area na building, di ba kalalaki ng mga section, yun ang napansin ko. Kasi malaki ang importance factor din yan. Kasi kailangan kasi malaki kasi every time maglindol, dapat doon ang mga tao, safe sila doon kasi malaki ang importance factor niya. So, electrostatic, okay na ito. And then, sa earthquake, ano po ang kailangan natin? So, wind load, hindi natin yung kailangan. Kasi, sa earthquake kasi, sa wind kasi, okay lang kung 10 story pataas. Tapos, wala naman tayong crust dito eh, sa taas. Wala. Kaya, hindi na natin kailangan ng wind load. Ang kailangan na lang natin idagdag dito mamaya, yung dynamic response. Kasi yon static ba yon? Yung load na gilagay natin doon sa earthquake, static yun. Makabasin sa static na, ano, na force na response. Pero iba rin ang response sa dynamic. Dito, kailangan lang natin dito, pwede na tayo mag-design. Para sa akin lang. Pwede na tayo mag-design gamit lang ang static force. Pero ngayon, mamaya, check din natin yan. Kung okay lang ba? Talaga. Static lang. Kasi, naka-basement din yan sa NSCP. Bakit? Nandito. May code yan sa NSCP. Sabi niya dito, ang design natin static dapat dito sa number 2. Regular structure under 75 meter in height. Force resistance provided by with lateral force resistance provided by system listed in 28-11. Except for 284.3, I think 4 applies. Okay, regular structure tayo. Itong building natin is a regular structure. Kita nyo? Kung anong per story, meron yan. 6 story. Parehas lang talaga siya. Lahat. Kaya, pwede na tayo mag-design ng gamit lang ang ano, yung static. Pwede na. Pero to make sure, yung design natin kasi libre naman sa ETABS eh. Ilagay natin. No? Ilagay natin ang dynamic analysis niya. Sige. So first, okay na ang ating mga loads. And dito tayo ang atong load patterns. Then first, dito muna tayo. Kailangan natin dito. Define muna tayo ng mass source. Dito, modify some mass source. Okay na yan sa element self mass and additional mass. Okay na. Then natin yan pakialaman. Then define mass source, P delta. Mamaya na itong P delta. Modal case muna. Modal case, ilan ba ang modal natin? Dito, modify natin to. Modify showcase. So, modify
dito sa door cases, modify showcase, then ilang ano ba, ilang degrees of freedom ba ito? 18, kasi tatlo every story along the x, along the y, and moment, and then times 6, 6 times 3, 18, so 18 story, so okay na ito. The next, ang i-define naman natin is ang, dito muna tayo sa functions. Una, ang define natin functions ng response spectrum or RSA. Ang RSA natin, gamit tayo ng UBC97. Then, add new function, modify show, add new function. Na. Okay, then dito, ang CA and CB, nakabase tayo kanina doon sa may, nakabase tayo doon sa parameters ng earthquake static. So, tingnan muna natin ako, ilan yon? X ko muna. Dito yon sa my load patterns. Ilan ba yon? Modify. Ito, CA and CB automatically calculated by sa ETABS, 0.44 and 0.64. So, yan. Define. Function ng response spectrum. Then, UBC97. Then, add new function. Ito. 0.44 and 0.64. Okay. Think we're ready na. Okay na yan. Then, ang pangalan niyan is function man. I-edit muna natin ang pangalan. Pangalan na natin yang RSA, personalize RSA, yeah. RSA, okay. Then next, define natin yung okay, lagyan din natin yan siya ng ano, time history din, kailangan din ito. Then dito sa time history, ah wait, dagdag muna natin yung ano, dagdag muna natin yung RS na load doon sa load cases. Load cases, add new, modify show, add new case. Then dito sa panganatin natin itong RSA or RS, relative strength factor. Then response spectrum. Add. Okay, dito acceleration, okay na yan. U1 para sa x direction and U2 para sa y direction. Then, function is dito. Ang gagaminin natin dito, itong RSA, nagigawa natin kanina. Then, dito RSA. Then, 9605. Pero, pwede natin yan i 9806.65. Pero, pwede natin yan i reduce ng I over R. Calculator muna. Open ko muna calculator. Okay. Okay. Ito RS na load 9806.65 times I over R times 1 divided by R. Ilan ba ang R natin? R is 8.5 para sa RC building. Equal to, ito, 1153.72. 1154. 1154. 1154. Okay? RSS, okay na ito. Therefore, Adam constant at 005. Modal dumping. Okay, so, okay na ito. So, yun na. Add na natin ang RS na load. Nandito na siya. So, yun na. Lagay na natin yung dito sa time history since nakalagay na tayo ng response spectrum. And time history, dito sa time history, match lang natin sa response spectrum na ginawa natin kanina.
So, add new function. So, ito, kapapangalanan natin ang th, time history. So, dito target, ang gagawin natin, hindi yung program default. Itong RSA na ginawa natin kanina, dito tayo magbe-base. So, program default, okay na yan, response spectrum, acceleration, okay na yan. Then, dito, match natin, tingnan natin kung match siya. Okay, nakita nyo, yung ano natin, yung value natin dito, naglagpas pa siya sa computer na ano, program default na ano. Pero nakabase ito sa, itong time history na ito, nakabase ito sa El Centro 1940 na lindol. So, ito, yan, then ito ang time history. Ito kasi ang sa RSA. Then ito ang sa, oh, sa response per command. Ito ang sa time. Tingnan natin kung ilang seconds siya. It's 29.9 seconds. So, more than, ano, malapit na mag 30 seconds. So, kailangan natin yan mamaya, ha? Dito. Okay, then, define muna tayo dito sa load cases. I-add natin ang time history. Add new case para sa time history. TH para sa time history. Yan. So, add ito. Load pattern, hindi, itong acceleration pa rin yan. Acceleration, then U1, then U2. Default, hindi, itong sa time history ang function natin dito. Time history. Then, scale factor, ilan yun kanina? 1153. 1154. 1154. Okay, modal. Okay na yan, transient. Then dito, number of output time steps. 300 divided, 30 seconds man yun. 30 seconds divided by 0.1. So, 300. Okay. Okay na yan. So, response spectrum. So, I think okay na lahat ng ano natin, ng load patterns natin. Then, ngayon, dagdag tayo ng p-delta options. Dito sa p-delta options. Then, iterative based on loads tayo. Then, base doon sa code ng NSCP, yung dead load is 1.2. At, then, super dead, same din, 1.2 din. Then, para sa live load, 0.5. So, naka-specify naman yan sa ano eh, doon sa load combination ng p-delta options. Okay, add natin. So, okay na yan. Add na natin ang p-delta. Wait, may gagawin pa pala ako dito kasi oh, may slab siya sa baba. Actually, ang slab natin dyan sa baba, hindi na yan kailangan i-design. Kasi, ano yan? Nakapatong na lang yan sa lupa. Kailangan na lang yan ng, ano, ng gravel. Tapos, ano, hindi na yan kailangan i-design. Kailangan na lang na minimum standard yan. Tanggalin natin yan. View. View natin yung set lang view. Tapos lang base. Okay. Okay, kita nyo. May ano. May ano siya. Okay. Tanggalin natin yung mga ano niya. Mga okay. So, yun. Nagdagdag na natin yung mga p-delta options niya. Yung ano bang kailangan natin idagdag? Okay. Bago yan, dagdag tayo ng para sa story 5. Edit view set lang view story 5 story 6. Sa story 6 dagdag tayo ng design strip para sa floor.
Ah, all story na lang ilagay natin. Ay, bakit all story ang ano? Mali ito. Control Z muna. Balik natin yung mga load niya. Kasi all story ang nalagay ko eh. Dapat one story lang. Then, story view. Get plan view para sa story base lang. Base story lang. Rip, delete ko ng mga floor niya. Okay, delete. Okay, yun. Yun, natanggal lang nasa ilalim. So, dagdag tayo ngayon na ano kailangan natin idagdag? Yung design, ano, edit. Yung ito, oh, dito sa design strip. Add design strip para sa story 6. Story 6 lang. Story 6. Yan lang naman, same lang naman ang ano natin, situation store 6 to ano. Include middle strip grid. Grid system, G1, X, along the X, direction A, and Y. And then, tingnan natin, then sa along the Y, it's B. Y. Okay, tingnan natin ha. Nadagdag siya. View, second view para sa store 6. Okay, yun. May drag tag tayo na. Okay, na ba ito? Store 6. Store 6, parang story 5 yung nalagay ko eh. View, second view. Hindi, store 6. Hindi natin. View. Set lang view para sa stores. Okay. Dapat dito yung ito sa gitna. Edit. Add edit. Add design strip. Edit design view. Okay, add design strip. F11, story 6. Okay na. Add design strip along Cartesian grid lines. Include middle strips dapat. Then apply. Yun. Okay. Along the Y, B, and along the X, A. Okay, so yun, nadagdag ang ating kailangan i-design. Na? So dapat, edit muna. Ito na naman, add edit mission. Ganyan. Okay. So, may design strip na tayo. Then, dagdag tayo ng mga load. Load cases. Okay. Mga load, dagdag natin. Una, sa dead load. Para sa ating masonry walls. Whole story. Para sa ating masonry walls, kailangan natin, check natin ito ha. Ito ang kailangan natin. Check natin yan. Ha? Ito. Check natin ang mga kailangan na lagyan ng masonry wall. Dito. Then, dito. Kailangan din ito. Dito. Dito. Hindi. Ito lang. Ito. Tapos dito, wala na yan. Kasi lalagyan natin yan dyan ang pathway ng mga tao. Daanan yan ng mga tao dyan. Hindi natin yan lalagyan ng mga masonry walls. Dito. Dito, wala na rin ito. Kasi shear wall na ito. Automatic na yan. Triple purpose kasi yung shear wall. Pang wall. At the same time, siya na rin ang nag-act as wall. Siya na rin ang nag-act as beam. Siya na rin ang nag-act as column. So, yan ang purpose ng shear wall natin. So, bakit pinaklik yung ano? Okay. So, ito.
Dito, lagyan ko ito dito ha, kasi kwarto ito. Isang kwarto pa ito. Nagpalagay ko na isang kwarto ito din. May mga dingding. May mga pader. Mas reward yun siya dyan. Kasi dito, wala na ito dito. Dadaanan yun ng mga tao. Okay, I think okay na tayo. Assign. Assign. Frame loads. Then, distributed. Dito, dead, super dead. Super dead load yan. Then, ano yun? Dito. Dead loads. Para sa masonry wall, ito, ilang ano niya, ilan ba ang pressure niya? To, according sa kanya, yung wall na 16.5 kilonewton per meter cube ang density, ang kanyang na 100 mm, 2.5 ang kanyang pressure. Plus, dagdag tayo ng plus third. 0.24 each side. So, point times 2. Ito, 0.24 times 2.48. So, ito, so, magiging 2.98 siya. 2.98. 2.5 plus 0.48. So, ito, dito, plus dalawang ito. So, 2.98. And then, ilan ang height ng building natin? I-times natin. So, ang height ng building natin, ito, 2.98, i-times natin yan siya sa 4.0 minus 0.45 na height ng beam, a width ng beam. So, ang ano niya is 10.579 o 10.6. So, ito yung lalagay natin dito, 10.6. Okay, apply. Dapat absolute yan. Apply. Okay, so yun, dagdag ang load natin sa lahat ng ating mga numbers. Okay na? Add na natin yung may kulang. Ito, kailangan pa itong assign. 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 Frame load. Distributed. Okay. Okay, wala. So, yun na. Nadagdag na natin. Okay. Pagpiliin natin yung pinagmena. Saan natin yung next? Ito, kita naman eh. Dagdag tayo ng live load. Live load. Click natin. Click natin lahat ng mga floor system. Yeah. Kasi dadagdagan natin yan ng live load. Wait, how story ba ito? Okay. Ito muna kung naka-all story. Okay, all story na. Story na yan. Okay. Dagdag tayo ng ano? Ng mga load na live load para sa ating floor system. Kasi may mga tao kasi yung mag-tira dyan. Kailangan natin lagdagan ng live load. Okay. Assign. Shell load. Uniform load. Uniform. Okay. Then ito, live load. Ang load niya, tingnan natin dito sa CP pa rin. Para sa residential building. Para sa residential building, nadagdag ko ba ito dito? Okay, ito. Para sa residential building, ito. For basic floor area, it's 1.9. Uniform load kilopascal, okay? 1.9. Kilonewton per meter squared or kilopascal. Apply. Okay, so old story. Tingnan natin ah. Nalagyan lahat. Saan din? Okay.
So I think okay na ang load natin. We're ready to analyze na ang ating structure. Okay. Display muna natin ah. Display frame load assign. Tingnan natin. Para sa head load apply. Dead apply. Okay, yon. Super dead load. Yun, no? Kita, no? Maload siya. Pero dito, pwede na naman ito wala. Kasi, ano, hindi natin yan lagyan dyan kasi wala namang wool dyan. Pero, kunwari lang naman. Para same ang design natin. Okay? Then, tingnan din natin yung load na side load. Tingnan natin. Okay, nakita nyo. Ito. May mga load dyan. Okay. I think we're ready to analyze our structure. So, run ko na lang ang analysis. Save muna natin. C-tabs 2016. Okay. Oh, wait. So, may nakalimutan pala tayong ilagay itong ano dito reaction. Kasi kita nyo ito, nakapin pa siya. Bago pala tayo mag-run analysis, kailangan nakafix ito. Kasi concrete ito eh. Kailangan nakafix talaga ito. Una, para mas maliit yung mga reaction niya dito sa mga ano, mga kuhan niya. Para mas maliit ang mga ano niya, reaction niya dito sa mga members niya. So, set plan view tayo. View, set plan view. Then, sa base, apply. Okay, tingnan natin. Select natin ito. And then, once select natin ito, assign tayo. Assign tayo ng joint. Then, restraints. Dito, langan. Ano ito? Roller. Ito, roller. Oh, wala. Free end. Ito, ruler. Ito, pin. Dito, fix. Dito tayo sa fix. Apply. Okay, so kita nyo. Oh, fix na siya. Fix na ang ating, ano. Then, run analysis. Start na tayo ng run analysis ulit. Okay, run natin. So, natapos na ang ating run analysis. So, nakita nyo? Nakita niya ang deflected shape ng ating object. Okay, yan. Yan ang mangyari sa building pag may load na nakalagay. So, dito, check muna natin kung pumasa ba siya doon sa sinabi ng NCP code na kailangan doon sa modal dapat 80% or 90% ang nagpass. Dito tayo sa table. Then analysis. Then dito sa dito sa options. Then sa hindi dito sa results. Results ba? Ito results. Modal results dito. Dito sa modal participating mass ratio tingnan natin. Kung tama ba na 18 modes ang gilagay natin. Ha? Ito. Kita natin 'yan. Dito. So, sa mode 1, okay, UX, dito sa sum UX. Dito sa mode 1, oh, bagsak na siya, 0.8 lang, 0.8 at 0.6. Then, sa second mode,
Okay, 0.8, 0.8 second mode. Then okay. Okay, dito na siya nag 0.9, dito na siya pumasasa. Pagdating niya na sa mode 13. So, di ba napakalayo ng ano niya. Oh, dito na siya pumasasa. Mode 13 na, 0.90, 0.8. Okay, dito. Okay. Kita nyo? Ito. Oh, 0.9, pumasa na siya. Dito. Oh, 0.9, 0.89, hindi pa yan pumasa. Along the way. Pero dito, may pumasa ba sa along the way natin? Okay, yun. MUY. Okay. Kita nyo? RX, RY, RZ. UX, UZ. Along the X. Okay. So, tingnan natin ang ano niya. Tingnan natin yung mga reaction niya. Una, tingnan natin yung reaction niya. Show deform shape. Dito tayo sa display support spring reaction. Dito tayo. Para sa, una, dead load. Apply. Okay, tingnan natin kung ma-show niya. Okay. Hindi niya, hindi ayaw niya ipakita. Okay, dito sa 3D. Display natin. Display support spring reaction. Dead load. ASX. Okay, tingnan natin. Yun. Kita na. Yun, ito. Kita natin yan. Okay, yun. Point. 1.0. Then dito, 1.3.02. Ah, diba? Ito, isa-isa lang. Ito, kita ko. FX. Ah, dito tayo sa earthquake. Mag-base tayo sa earthquake. Dito tayo. Tingnan natin yung sa earthquake. Along the X and along the Y lang apply. Okay, kita nyo? Dito. Para sa earthquake, dito sa... Dito tayo sa... Dito sa bottom. Dito. Ang reaction niya along doon is... Ilan ito? 1.52. Then 5.48 along the Y. Tingnan natin kung sa ano, RSA, kung ilan. Okay. 5.51. Okay, nagiging 4 na siya dito sa RSA. Dito, 1 lang oh. 1.52 lang ito. 5.46 at 1.52. And then sa RSA, yun, 5.51 na. Pagdating na naman dito sa time history, apply. Oh, yun. 1 lang ang sa time history. So, pwede na tayo kaya. Pwede na pala tayo kaya hindi natin gidesign yung time history. Okay na. Pwede na. Then, super dead. Tingnan natin ang ano niya, apply. Wala yan. Ah, ano, meron pala. Super dead. Okay. Ito static. Apply. Apply natin ah. Oh, yun. EQ static 1.52 at 5.46. Pagdating na sa dynamic RSA, yun, mas naglaki siya. 5.51 at 4.52. So yun, kita natin agad ang mga result. Ganyan kaganda ng staad. Ah, staad. Etabs. Sorry, etabs. Okay, so at least okay na ang ating ano? Ang ating analysis. So, clear display. Basahin ko muna. Assign. Clear display. Basahin ko muna. Okay. So, ngayon, design tayo ng para sa... Una, ang i-design natin is slab. Slab section ang i-design natin. Saan na yung slab? Ito. Steel joints. Hindi, yan. Composite column design. Hindi. Composite beam design. Concrete frame design. Ito yung design yung slab. Ito. Ito ba yun? Ito. Concrete slab design. Dito muna tayo. Design muna natin ang slab. Reverse selection rules for slab muna tayo. Check natin kung
Okay, ang rebar selection rules natin. Smallest bar size, 10 mm. Oh, malaki itong largest bar size natin. 12 lang. 12 lang. Uniform. Pagpalagay ko, 12, 12 lang. Ang bar size ko. 12. 10 and 12. 10 and 12. Minimum number of bars. Okay na yan. Maximum excess area. Oh, hindi natin yan pakialaman. Spacing bars, mm. Preferred, kasi code kasi yan. Number of bars, each edge, 2, okay na. Rebar around openings, bar size 12. Bar around openings, okay. Use your minimum reinforcement. Waffles, top bars, arbitrary bars, 10, 10 and 16, hindi, 12 ito. Okay. Okay na yan. So, design natin yung slab. Start design check. Start design check. Select storage for design muna. So, design natin storage 6 lang kasi same lang naman yan lahat. Okay. Then, start design. Okay, yon. Kita nyo. So, ito. Ito ang kanyang. Right click natin, ha. Okay, yan ang design ng slab niya. Concrete strip design. Oh, moment diagram. May longitudinal reinforcement. Siya, dito. Then, moment diagram. Kilonewton meter. Well, longitudinal shear diagram. Okay. May result na tayo na nakita. Then, ito ba? Ito. Then, okay. Then, I think we're all ready. Ready na tayo. Then, view. Set plan view. Ito sa slab storage. Mali. 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 Dapat 3D view ito dito. Ito. View, set plan view. Mali. Set view. The 3D view. No. Yan. And then dito, gawin natin ito. No. Dito. View, set plan view. Just store. Okay. So, yun na. Kita nyo, may mga bar size siya kung anong kailangan na bar. Okay. Okay. So, kung gusto natin makita yung ano, yung dito, layer A at layer B ng ating ano, dito lang tayo sa flexural design. Sa display. Display punching check. Na-check ko na kanina. And see yan lahat. Ibig sabihin, safe tayo. Then, display flexural design. Dito, gusto ko, show number of bars and bar size. Then, show reinforcing envelope diagram. Show reinforcing extent. Full diagram. Display options. Swag. Show values and control issues. Okay, layer A, layer B. Okay, post minimum reinforcing. So, ito, reinforcing envelope diagram, show reinforcing extent, apply. Okay, so, kita na, yon. Kita natin yung, ano, yung ilang bar size ang kailangan natin. Diba? Okay, kailangan natin, show values, apply. Yon. Okay. So, kung makita nyo, ito, oh, may ano siya, 10.6 kung ilang kailangan na bars niya, bar size niya. O, yan. So, yan ang
na-design na natin ang ating slab. Then, next natin i-design ang ating beams at saka column. Then, ganito lang yan. Dito. Una, ano dito? Concrete frame design. So, dito sa frame, sa beams and column. Reverse selection for columns muna. Ang column ang gagamitin natin. Then, smallest bar size, 14. Okay. Sobrang, yun. 28, malaki na masyado. 25 lang. And then, smallest bar size para sa tie 10 and 12. 12 lang. 12, 12. Okay, minimum representation, 50. Smallest bar size. Detailing for seismic requirements, 14 and... Okay. Okay, yun na yan. Smallest bar size, nice. Okay. 10 and 12. Apply. Okay. Then, design na natin. Start design check. Okay. Kina-design niya na. Kita nyo? Saan ang kina-design niya? Yun, no? Natakbo siya. Okay, natin. Okay, natapos ang design. Hindi pa. Okay. Di ba ang bilis niya? Tayo niyan parang kahit isang buwan siguro hindi natin yan matapos ng sob lahat. No? Pati mag-staad, mag-sob ng mga reaction, hindi natin yan matapos. Tapos, mga isang week siguro natin yan matapos o sobra pa. Baka isang buwan natin yan matapos. Tayo ang mag-design dyan. So, kaswerte natin ngayon kasi mga available tayo ng mga software na ganito. Pero mahal din naman to. So, natapos ang design. Diba? Okay, natapos ang ating design. So, yan, pwede natin i-check muna natin kung basa ba ang lahat ng design natin. Start design groups and then yan. Verify all members pass. Dito. Verify all members pass. Okay, mga kaibigan. All concrete frames pass the design check. So, ibig sabihin, okay yung section natin. Pumasa lahat. Okay, so, ano ba makita ang ano nito? Okay, ito. Ito na. So, kung makita nyo ito, so dito, para sa story 6 ito na. Oh, sa story 6, ito ang beam niya. Reinforcing area na kailangan niya. Pwede rin natin palitan. Kung ano, verify. Change design, reset design section to launch the collaborative draft design. Display design info. Paglaruan lang natin yan. Okay, hindi na. Ayan, ano. Ayan, applicable. Okay. So, dito sa design sa beam. And dito. Ano ba makikita ang mga nasa column? Then, kung i-right-click natin yan. Doon, nakita natin ang details niya. Summary. Yan. Kita natin ang mga reinforcement niya. Then, structural details. Yan natin. Oops, dito. Yan. Mga reverse selection. Then, dito pa. Sa shear. Tingnan natin. Okay, sa shear. Ito ang kanyang result sa shear. Okay. Then, ito paano ba ito malagyan ng ano? Paano ba ma-show ang ano dito? Ang design. Okay, nang pass sa lahat. Okay. Then, paano ba makita ito man?
So, kung gusto nyo namang makita yung ano dito sa 3D, result nyo sa 3D, right? Click nyo lang ito. Then, dito sa display design info. Ito. Longitudinal reinforcing, kailangan ko makita yan. So, or pwede rin, ano, kung gusto natin makita. Dito sa joint shear, torsion reinforcing, shear plus torsion, general reinforcement details. Dito, ito, ito ang tingnan ko. Reapply. Okay, o yun. Diba? I-display siya. Ano kailangan. Okay. Here. Then, gusto natin makita ang reinforcement ratio niya dito. Ito yung column. Select design. Display design info. Then, longitudinal reinforcing. Pwede din rebar percentage dito. Rebar percentage. Inanta natin. Okay, apply. Yun. Dito, 0.10% sa baba. 10%. Then, right-click natin ito. Tingnan natin ang details ng column niya. Then, summary, interaction. Tingnan natin yung interaction diagram niya. So, yun. Kasi pag sa interaction diagram, medyo... pag naka sa ano ito, kung one way lang ang kanyang moment, parang ang interaction diagram niya 2D. Pero dito, 3D siya. Kasi, ano kasi, double ang kanyang ano. Along the X and along the Y ang kanyang moment. Then, ano pa ba kailangan natin tingnan dito? Dito sa summary. Kaya yan. Yan ang forma ng ating slab. Then, once na natapos mo yan, yun lang kasi ang ginagawa ng structural engineer. Ibigay niya yan sa draftsman. Draftsman na bahala o engineer ba ang bahala mag-ano niyan, mag-detailing. So, importante na andito na. Nalagay na natin yung mga kailangan natin. Lagay na design. So, next is ang... ito ba? Okay, ang last yung ano. Ito dito sa my shear wall. Design. Rebar selection rules for walls or piers. Tingnan natin ang design. Oh, minimum spacing of bars. Okay. Smaller by size. 12. Largest bar size. Okay na yan. Natin yan pakialaman. Okay. Design na tayo. Diretso. Start design check. Yun. Didesign niya ang ating mga pier. So, kita nyo. Okay, so ito na ang pier natin. Right click natin ha. Tingnan natin ang details niya. Okay. So buhos yan ha, yung pier. Error during showing information. Right click natin ulit. Ito ba size siya ito? Reinforcing ratio siguro. Right click muna natin. Parang tapos na ba ng design dito? Okay, ito 1372.5. Yan, meron po yung ratio yan siya dyan. Okay, kailangan natin. Bakit nag-lag? May kutsa. Errors occur during showing information. Let's
So, natapos yung design natin sa shear wall. Since yung shear wall kasi natin, isahan lang. Ito at ito. Same lang sila ng result. Ito na. Kung tingnan mo, ang river percentage niya. Actually, ito represents dito at dito ha. Both na yan. Okay, yan. Yan, 25.25%. So, almost pre-parehas lang ang ating mga percentage. So, 25% ang kanyang ano, isahan niya na pag-design. Isahan ko na kasi ito, isahan lang ganunan, ito at ito. Same naman, symmetric lang naman tayo. So, siguro yan lang ang ating ano, tutorial dito sa ating meetups. That's all, thank you. So, bago ko pala tapusin ang design ng tutorial ko, may dadagdag lang ako ng konting detail. Dito, pagkatapos nating mag-design, pwede pala tayo maka-detailing dito. Detailing preference, component preference editor. Tingnan natin sa beam. Tingnan natin ang preference natin. Para sa label pwede, CB, section name, okay na yan. At group, lab. Okay. Then, pwede na tayong mag-start detailing. Saka start detailing. Okay, so detailing in progress. Dito, diretso niya na. May mga structural drawings na na-available readily. Ito, kaganda talaga ng ano, ng GitHubs, no? Kaso, ang mahal nito kung bibili ka ng license. Ito lang ang pinaka-problema ang pagbili ng license nito. Okay lang kung student. Krak-krak lang ang birada. Krak-krak, well, pili naman krak-krak, pero delikado tayo dyan. Kasi, ano, negosyo kasi nila to eh. So, parang negosyo nila, dapat kung anong ano nila, yun din dapat. Binibenta kasi nila to, so dapat bilhin natin ito kung pinagamit natin. Pero kamahal talaga. Kaya, mostly na mga Pinoy nag-attract na lang. So, dito, may detailing. A detailing drawing sheet. Tingnan natin ha. Floor slab details. Dito sa standard details, tingnan mo natin dito. Typical concrete beam elevation. Okay, ganyan. Okay, kita nyo. May drawings na agad. Okay, beam height. H. Okay, D, F. Enforcing. Okay. Beam section A. Okay, ganyan. Okay. Diba? Ano na siya? Concrete beam typical elevation. Then, okay, ganyan ang process ng column niya. Yan ang design niya. Then, floor slab. Tingnan natin dito sa floor slab details. Dito sa story pipe. Tingnan natin. Then, okay, tingnan natin. Okay, ganyan na. Floor framing ng slab niya. So, kung makita nyo, may ano na. May frame na ng floor niya. Then, section A. Story 5, section A. Na natin. Okay, yun. Yeah, kita nyo. May slab dito. Then, dito. Okay. Then, beam details. Tingnan din natin. Beam details. Concrete beam. Kasi ito ang tinitingnan ng ano, ng contractor. Okay, itong beam schedule. Kung mag-gawa na tayo, may na ano na tayo, beam schedule. Tapos, may edit natin yung design. Sana sunod. Sana may footing din ito. Sunod. Practice natin yung sunod. Ano, column details. Concrete beams. Beam details. Ano pa ba? Schedules and tables. Concrete beams. Ano pa ba kailangan natin tingnan? Right? Percentage, please drawing sheet. Okay, floor planning plans, general notes. So, may general notes, automatic na. Maganda talaga. Kailangan natin dito ang tingnan. So, yun ang naman. Kayo na bahala mag-explore nito. Frame details, frame views. Frame layout. Okay, so, ganyan ang frame niya. Individual frame views. Oh, ang dami niyang, ano,
ang dami ng sheet na nagawa. Kagaling talaga ng GitHubs, no? So, yan lang siguro sa ngayon. So, more updates soon and thank you for watching.